unahin natin yung Percy Lapid, mga boss. Alam niyo po kung sino ngayon ang naka talaga bilang director po ng CIDG? Wala pong iba kung hindi yung kinabubwisitan, kinaiinisan at galit na galit si Kibuloy. Wala pong iba kundi si General Tore, mga kababayan po. Siya po ang director at siya po ang nagsabi na nasa listahan niya si Percy Lapid at si na nasa listahan niya si Bantag at sino pa yon? Si Harry Roque, mga kababayan. Eto muna tayo, mga bossing. Nasaan na po ba yung direksyon nung akas? Matagal na, halos 2 taon na din po kasing nagtatago ito si Percy Lapid. Bakit pa ako Percy Lapid ng Percy Lapid? Matagal na po na nagtatago itong si General Bantag, mga kababayan. Halos 2 taon na din po. So ngayon, ito ang update, mga bossing, kung ano po, no? Yung iba dyan, baka siguro po yung kapatid ni Percy Lapid, matutuwa kapag nalaman na si General Tore ang mangunguna sa paghanap kay Bantag. Alam niyo naman po yan, magaling po maghanap ng heartbeat po yung si General Tore, mga kababayan. O game! Na po ba, nasaan na po ba yung direksyon nung kasong ito ngayon po, Sir Roy? After 2 years, mula nang mapas lang si Percy noong October 3, 2022, meron na tayong humigit kumulang sa 5 yata, kundi ako nagkakamali, na kinabibilangan ng mga PDLs o yung mga tinatawag nating mga persons deprived of liberty at yung self-confessed gunman na si Joel Escorial. Sila ay nahatulan na. Oh yes, si Escorial nandun na, di ba? Nakakulong ngayon. Nang mga ilang taong pagkakakulong, although nakakulong na yung iba dyan, nahatulan na nga. Marami din ang nangyari nung mga nakalipas na buwan na di pa maipaliwanag hanggang sa mga sumandaling ito, gaya nung pagkamatay nitong si Ricardo Sulueta na sa umano'y... Na yun eh. Yun yung sinasabing kasama ni Percy Lapid eh, no? Si Sulueta. Sakit sa puso. Nandyan din ang pagkamatay nung isang nagangalang Orly Mendoza alias Orly na nagsilbing motorcycle driver ng gunman na si Escorial. Si Sulueta ay sinugod umano sa ospital ng Kabataan kung saan siya ay pinawian ng buhay. Nang malaman natin to ay agad tayong tumawag sa PNP at na magsagawa ng otopsiya ni Sulueta, subalit ito ay parang dumaan lang sa tenga ng mga pulis. Anong panahon yun, mga kababayan? Ano pa lang yun, ano? Hindi pa yata si Pangulong Bongbong Marcos ang nakaupo nun? I-correct nyo ako kung mali ako, ha? Pero ang Regional Trial Court ng Las Piñas, kung saan nililitis ang kaso ni Percy, ay naglabas din ng order na pinagsusumite ang mga otoridad ng DNA result ng investigasyon kay Sulueta. Matatandaan itong Sulueta ay isa sa tiniguri ang mastermind. Apo. At ito ay may patong na 1 milyon sa kanya. Kaso tegi na po. Nauna na po, sir. Yung ulo. Ito namang si Orly, nagpakamatay umano sa harap ng kanyang mga arresting officer matapos ang 4 oras na negosasyon sa kanyang pagsuko. Nung nakalipas na buwan nga. Totoo kaya yon? Nagpakategi? Nagpakamatay sa harap ng mga arresting officer? Totoo kaya yon? Kasamang case dyan at meron tayong natanggap na tawag sa isang prosecutor sa DOJ upang sabihin na si Christopher Bakoto. Sabi ni Julius Blag, hindi rin marunong si Tore. Maganap. Magsira, pwede pa. Hindi naman na-arrest. Hindi na-arresto. Si Pastor, kusang sumuko. Tanga na lang kayo, kaya pinapaniwalaan niya. Mga bobo kasi kayo. Ang tinatayang kumontak at kumontrata sa gunman na si Escorial ay pumayag ng umanong tumistigo para sa panig ng prosecution. Ano ang magiging kahalagahan nito sa kaso? Si Bakoto ang magpapatunay na siya ang kumontrata sa kababata na si Joel Escorial upang patayin si Percy. Kaya yung mga DDS, alam nyo kung ano isang sinasabi ng mga DDS dito sa channel natin, Mape Percy Lapid ka, Mark Ramos. Sabi ko, grabe talaga.
kapag kakalaban mo o pagka hindi ka pabor doon sa kanilang politiko. Yun alam, yun agad ang alam nilang gagawin sa atin, mga kababayan. Ano? Ipapategi? Ano yun? Ipapategi ako ng politiko ninyo? Okay lang. Walang problema. Lahat naman tayo doon papunta. Mauuna nga lang siguro ako. Kaya lang, siguro, ang taong bayan nun, sasabihin, oh, talaga pala, na ipinapategi nila yung mga lumalaban sa kanila. Diba? Oh. Yun lang ang maibibigay ko sa inyong update. Ang susunod na pagdilitis ay sa darating na October 21, 2024. Sir, ano po ang impormasyon natin kung nasaan naman po si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag na itinuturo rin po sa pagkamatay ng inyong kapatid? Ayan, sabi ni Paolo Saison, nakaibigan natin, hinala ko kasama niya si Bantag doon kaya siya sumuko. Oh, mas malaking issue kung malalahad na doon pinagtago ni Dig. Aba, ayan ha, posible din. Ano? Posible din, nando katabi lang pala. O sige, wait. Susuko na kami. No? Baka mabuko pa pati si Bantag. Eh, madagdagan pa ako ng harboring a fugitive. Pugante na nga ako, madadagdagan pa ako ng kasong harboring a fugitive. At obstruction of justice. O, pwede nga, tama, yung iniisip ni Paolo Saison. Oh. Pagkakaalam natin, nandiyan lang sa tabi-tabi yan. Ano? Ayun nga kay Secretary Remulla, siya ay alam nila kung nasan si Bantag. Ang problema ay hindi nila mahuli. Hindi natin malaman kung anong dahilan kung bakit hindi nila mahuli sapagkat ilang taon na, magdadalawang taon na itong nagtatago. No? At ang pagkakaalam lang natin ay... Iniisip ko tuloy yung nagpakamatay, no, sa harap ng arresting officer. Totoo kaya? O baka sila-sila din para hindi na magsalita. Ano? Yariin mo na yan para hindi na magsalita. No, pwede din ho, mga kababayan. Kinakalong ito ng mga kaklase niya. Mga politiko na hindi natin kilala kung sino. Nevertheless, ang gobyerno ay dapat umaksyon dito. No? Di yung puro ganyan lang na alam namin kung nasan, di namin mahuli. Hindi puro ganon. Ibig sabihin, may mga kaklase na tumutulong dito kay Bantag para hindi mahuli. Bakit no? Si Kibuloy, nagpadala sila ng 2,000 pulis at sa bandang huli ay sumuko din, di ba? Baka gawin din po yan, no? Ni General Torre, mga kababayan. Alam na kung nasaan, sige, kung meron kayong mga kaklase dyan na tumutulong kay Bantag, magpapadala kami ng 2,000 pulis din. Bakit hindi? No, sasabihin na naman nila, si Bantag lang yung inuhuli, bakit 2,000 na naman to? Aba, simple lang po, mga kababayan. Sinabi nung tao, no, na hindi din papahuli ng buhay. At merong mga general o kung sino mang mga kaklase, yung gustong tulungan siya. Malamang makikipaglaban din ho yan. Si Torre lang ang katapat nila. Kapag ka natiklo itong si Bantag, mga bossing, malamang yung 2 star ni General, maging 3. Pag nahuli si Roque, pang-4 si Roque. Doon sa star, no? Lahat may pangalan, no? Ito si Kibuloy. Ito si Roque. Ito si Bantag. Ayos, ano? Yung mga star mo, 4. Isa-isa, may pangalan. Bakit hindi ganun ang gawin nila kay Bantag? Opo. Ganun lang ang sinasabi sa inyo, sir? Hindi mahuli pa? Mm-hmm. Oo, hindi nila mahuli. Hindi nila mahuli dahil alam nila kung nasan, pero hindi nila mahuli kasi natatakot sila na baka dumanak ang dugo kuno. Hindi tayo naniniwala sa ganun. Para ano pang meron tayong kapulisan at mga otoridad ka? Baka... ngayon, no? Ngayon na director na po si General Torre, baka pinagpaplanuhan na maigi yan. Lalaban ba sila? Sige, 5,000 kapulisan. Gaya ng si Kibuloy nga po, di ba? Ayaw na ayaw makita yung pagmumukha ni General Torre. Napikon eh. Ikaw ba naman? Nagpaplano na magtago forever? Tapos nahuli ka ni General Torre. Di pikon. NBI. Bakit po ganun ang sinasabi ng Department of Justice na kahit
alam nila kung nasaan ang lokasyon po ni Mr. Gerard Bantag ay hindi nila kayang maaresto o mahuli? Saan daw po nagkukulang? Bakit? Eh baka kasi pinagpaplanuhan pang maigi. Ano? Tapos kaya nga inilipat na. Oh. Bukod sa two-star general na si General Torres, siya pa yung nilagay sa CIDG. Oh, ang next target mo, etong si Bantag, pangatlong star. Pang-apat na star, si Roque. Tapos sabi ni Paulo Saison, pang-limang star, yung pag-implement ng arrest warrant ng ICC kay Maudigs. Naku, pwede ho, no? Mga kababayan,